daming talakay kay Kyle, like, ganito, ganyan, ganyan. Parang, ha? Anong kala niyo kay Kyle, ano, hindi marunong mag-volleyball, ganun? I mean, gets ko naman yung mga tao kung bakit ganun sila kay Kyle. Gemma nagbigay ng komento tungkol sa sets ni Kyle Negrito. Gigil na gigil si Maring Gemma. Subscribe for more great volleyball moments. Binahagi nga ni Gemma ang nararamdaman nito mula sa teammate na si Kyle Negrito. Hindi na nga nakapagpigil si Gemma na magsalita dahil sa sobrang bashing na natatanggap ni Kyle. Ito nga ang nasisisi sa dalawang pagkatalo ng Creamline. Nagsalita na nga si Gemma sa sobrang inis na anong tingin niyo kay Kyle, hindi marunong mag-volleyball? Daming talakay kay Kyle, like, ganito, ganyan, ganyan. Parang, ha? Anong kala niyo kay Kyle, ano, hindi marunong mag-volleyball, ganun? Kasi grabe yung ano, ni-expect nila for Kyle din. Pero, meron man lapses si Kyle, pero hindi ganun kadali yung ginawa niya for the team. Gigil na gigil nga si Gemma sa mga nagdududa kay Kyle. Para kay Gemma, grabe ang pressure na nararamdaman ni Kyle Negrito ngayon, lalo na't ilang taon din itong nasa likod ng anino ni Gia De Guzman. I mean, gets ko naman yung mga tao kung bakit ganun sila kay Kyle. Sobrang hirap ng pressure talaga kasi syempre Ate Gia yung papalitan niya. And alam naman natin si Ate Gia kung gaano kagaling, 'di ba? Aminado nga si Gemma sa mga pagkukulang ni Kyle. Pero naiintindihan niya ito dahil hindi ganun kadali ang ginagawa ni Kyle para sa team. Ayun lang din. Isipin niyo lang din na huwag niyo din tanggalin sa kanya yung ano na ngayon lang din siya talaga nakapaglaro at nababat. And syempre yun niya, mag-a-adjust din yung spiker sa kanya kasi iba din yung set niya kay Ate Gia. Diba? So, dami talaga ding pag-adjustment talaga pero nagawa ni Kyle, nagawa niya yung trabaho niya. Pinaliwanag din ni Gemma na magkaiba ng playing style si Gia at Kyle. Kaya kailangan ng spikers ng Creamline na mag-adjust sa mga sets na dumadating sa kanila. Naiintindihan naman nga ni Gemma ang saloobin ng ilang volley fans. Ngunit hiling nito na huwag sanang pagsalitaan ng masama si Kyle, lalo na yung mga below the belt. Hindi nga daw nakikita ng karamihan ng mga sakripisyo na ginagawa ni Kyle para sa team. Grabe kasi ang bashing na natatanggap ni Kyle to the point na sinasabi na ng Creamline fans na sana ito na lang ang inalis sa team at hindi si Seth Domingo. Pag natatalo din ng Creamline ay number 1 na nasisisi si Kyle. Paalala lang na maging mahinay tayo sa mga sinasabi natin tungkol sa mga players. Dahil sa huli, hindi natin alam ang mga pinagdadaanan ng mga ito. Sa ngayon ay may 2 talo na ang Creamline. At must win na ang remaining games ng mga ito, kung saan ay makakaharap ng mga ito ang mabibigat na teams para makapasok sa semis. Makakaharap pa ng Creamline ng Next Lead, Chocomucho at PLDT. Kung sakaling magkaroon pa ng 2 talo ang Creamline ay first time mangyayari na magpapaalam agad ang mga ito sa liga na walang naiuuwing medal. Subscribe for more great volleyball moments. Subscribe for more great volleyball moments. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep on.